Hello guys, today is October 30, 2021. I'm so sad kasi yung pinaglagyan ko ng isda dito, oh, nilipat ko muna siya dyan kasi yung babae buntis daw yun, eh. Oh, buntis daw to yung asawa niya. Andun kay City. Sa BFF ko. And ito yung kasama niya ngayon. Hindi ko alam kung naligaw ba sa kanya yan. O, tinan mo. Oh. Eh, hindi ko napansin. Butas pala itong binigay ni Sir na styrofoam. Sabi, pag nanganak daw yung babae. Alam nga naman lalaki ang mga anak. Na. Pag nanganak daw siya, sana yun. Pag nanganak daw siya, dito daw siya paitlogin. Dito daw ilabas yung itlog niya. Abay, butas pala ito. Eh, lumapaw. Ayan, oh. Basa lahat itong lamesa ko. Ayan ako. Ayan ako yung maglilinis ng aking anak. Ito pala, guys. Ito daw, sabi ni Sir. Kasi si Sir, nagtitinda siya ng betta fish. Kaya pala, medyo dilaw yung tubig ng mga isda niya. Ito pala yun, binababad niya yung dahon. Tapos yung dahon na yun, hindi ko lang kung anong klaseng dahon to. Tapos yung dahon nakukulay, ay yung tubig nag-iiba ng kulay. Nakukulay ganito rin dahon. Kaya ngayon ito, linis. Ay nako. Talaga si Zero, binigyan pa ako ng trabaho. Sabi niya, okay daw yung lalagyan, dun daw mangitlog yung babaeng isda. Alam niyo guys, di na ako bibili ng aquarium. Kasi, hindi naman ako taga rito, eh. OFW ako rito sa Malaysia. Pag umuwi ako, paano na yung aquarium? Di ba, hindi ko yung madadala. Oh, sayang din naman ang aquarium. Kung bibilin ko yun, mahal. 40 ringgit. O, i-times mo yun sa ang rate ngayon ng peso ay 12. O, diba ang mahal? Tapos iiwanan ko rin lang dito sa Malaysia. Diba sayang? Padala ko na lang sa apo ko ang pera. Kaysa bili ko ng aquarium. Kaya, dami. Nagkala talaga yung tubig. Kaya yung okay na sa akin itong, ito kasi, pag nagbinibenta ni Sir yung mga isda, nakalagay dito sa garapon. Tapos, may takip yan. Yan, binibenta niya isang isda, 35 ringgit. Yan, ganyan na. Tapos, binibenta niya ng ganun. Pero yung tubig niya, ganito yung tubig. May binabad na dahon, tapos nag-iiba yung kulay na ng tubig. Ito pala yun, kaya pala maganda ang kulay, may pagkaginto ang kulay ng tubig. Kaya, yun din gagawin ko. Alam nyo guys, binibili din to. Magkano din to? 3 ringgit ang isang pack. Isang pakete. Ito siya guys, oh. 3 ringgit yan. Eh, hindi ko lang kung anong klaseng dahon yan, eh. Bumili na lang ako. Binili ko na lang siya. 3 ringgit. O, okay, times mo yun sa, times 12 sa pesos. Hindi mo magkano rin yun. Diba? Ganyan tayong OFW, laging kinikwenta. Laging kinikwenta kung magkano na yung, magkano halaga sa peso. Eto rin guys, binili ko rin to para pang, yan, panlinis ng tae ng, bawa, tumaay dyan yung isda. Ipipump mo yun. O, hindi. Mapasok ka rin yung tae, tapos ilalagay mo dun sa, double purpose nga eh. Ito yung isda ko. Eto yung mga halaman ko. Kaya pagka marumi na yung tubig ng mga isda, dito ko naman dinidilig sa mga halaman ko. Ayan si Ampi. Nakakapit dun sa sa aloe vera. Gaya mo na siya dahil hindi ko pa siya natutukan na pansin dahil busy sa trabaho eh. Laki na rin ni oregano. Tsaka ito yung ito yung gaya niya sa BFF ko. Ito lang yata ang maganda ang kanyang pagkatubo.
yun, hindi masyadong maganda yung pagkatubo mo. Ito ang nangyari. Bukas pala yung sabi ni Siri, okay daw yung styrofoam, lalagyan daw ng paanakan ng isda. Doon daw manganak yung isda. Ako? Manganak ko. Pero mukha naman siyang buntis. Baka buntis na. Alam nyo guys, yung tahian ko. Para na siyang gubat. So now, ilagay ko muna siya dito. Ayan. Tapos, kaya pala yung isda ni Sir, maganda yung kulay ng isda niya, kulay tubig niya. Ito pala yun, nagpapakulay ng tubig. Ha? Naiba na yung kulay. Pero dapat pala mga ilang araw pa rin nakaano dyan, nakababad. Para tuluyang mag yellowish yung kulay ng ano. Yellowish yung kulay ng na kanyang lalanguyan ng isda. Ayan. Diyan ko muna diyan siya magtago-tago yung isda. Now, kukunin ko na isda. Lilipat ko na siya rito. Alin na kayo rito? Lipat na, lipat. Ito muna si buntis ay. Tapos palat ng styrofoam na. Dito muna kita ilagay ha. Diyan ko muna mga kunin natin yung isda. Malaki muna. Ay, putang tatalon. Doon ka sa gitna. Ayun. Sana siya. Tago. Eh. Yun pala. Eh. Sana siya. Ayun. Yun. Yun. Eh, siya yung malaki. Nagustuhan niya? Nagustuhan niya yung dahon. Okay. Ikaw naman, buntis. Ah, late ka. Huli kayo, buntis. Ito muna siya si, ano, si Ulitao, yung binata. Yan, pasok, 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 pasok. Okay, wag kang tatalon. Okay. Ayun. Ba, masaya sila. Maganda kasi yung kanilang higaan niya. Ko naman ngayon, buntis. Buntis siya. Sabi ni Sir, buntis daw ito eh. Yung asawa niya, nandun sa BFF ko. Doon ko na ibigay. Eh, huli niya na kasi binigay itong babae. Nauna yung lalaki, tsaka yung dalawang puti. Kaya yung isang puti na matay. Okay. One moment. One, two, three. Huwag ka tatalon. Ayan. Ayan. O, di. Hangyong dan ang kanilang ano ngayon, taguan. Dan, daran. Pakpan mo natin itong si yogurt. Kasi nakikita siya eh. Baka bawal eh. Advertisement yan. Hindi kita ba? Hindi kita. Ayan siya. Ayan siya. Alam nyo ba guys, hindi ito basta-basta garapon. Mahal ito guys. Para talaga ito sa lalagyan ng isda. Kasi yung kanyang paligid, wala siyang bako-bako. Kaya kitang-kita yung transparent ba? Kitang-kita yung isda sa loob. Para din siyang aquarium. Pero mahal itong ano,
mahal itong garapon na to. Exclusive talaga to para sa pag magbibenta sa mga ganito, ditinda ng betta fish. Kasi lagay sa plastic. Lagay sa plastic na garapon para yung isda hindi masaktan. Malug-alug man. Ano na siya sa bahay niya. Saan na siya? Hello? Okay guys, ito lang muna ha, at ayusin ko tong kanyang paglagyan. Dapat sa ilalim may sapin ditong puti para kitang kita siya. Maganda na itong libangan ng isda guys. Napakatanggal stress. Stress ako sa mga isang linggo pagkatrabaho. Yan naman. Yan ako itong aking mga ulo. Ibon kisip.